Good morning, Philippines. Ngayon, mga kaibigan, ay araw ng Linggo, ika-23 ng Hulyo, taong 2022. Mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay may kaugnayan, mga kabarangay, sa napapabalita po na papayagan ng ating Pangulo ang bagong o ang tinatawag na 100% foreign ownership sa enerhiya. Sa bagay po, ito naman ay matagal ng isyu. Kahit na po nung mga nagdaang mga Pangulo ay pinag-uusapan na po ito. Itong 100% foreign ownership sa iba't ibang larangan ng negosyo sa bansa. Kaya nga po noon pa man ay mayroon ng mga naghahangad na baguhin ang ating saligang batas. Sapagkat sa kasalukuyan po, bawal po ang tinatawag na 100% ownership sa mga sa ating negosyo sa bansa. Bakit po ipinagbabawal ito ng ating saligang batas? Una po ang dahilan dito ay upang matiyak na hangga't maari sa lahat ng negosyo ay mayroong Filipino participation. Nang sa gayon po, masigurado natin na napapangalagaan ang Filipino interest. Masigurado po natin na hindi totally mga foreigners ang may hawak ng negosyo dito sa bansa. Ngunit bakit po mayroong pagnanais sa ating bahagi na baguhin ito? Sapagkat po mayroong mga banyaga o foreigners na nais maglagay ng negosyo dito sa ating bansa sa kondisyon na payagan po sila na ng tinatawag na total foreign equity, sapagkat ayon sa kanila hindi nila pwedeng ilagay sa kamay ng mga Pilipino o sa ating mga kababayan ang interest ng kanilang negosyo sa kadahilanan na ito ay napakalaking halaga bilang puhunan. So, anong tanong ko dito, mga babayan, mga kabarangay, ito po ba ay dapat nating payagan na total foreigners ang magiging may-ari ng kumpanya na itatayo sa ating bansa? Ano po ba ang advantages at disadvantages dito? Kailangan po masusi po natin ng mabuti ito. Sapagkat kung hindi, maaari pong malaki ang mawawala sa atin kung hindi magkakaroon ng pamumuhunan ng mga dayuhan dito sa ating bansa dahil lamang sa ayaw nating pumayag ng tinatawag na 100% ownership sa nabanggit na mga negosyo. At kung sakali po, ano naman ang disadvantages? Una po, sa mga negosyo
na nangangailangan ng malaking puhunan. At kung talagang kinakailangan po natin ang nabanggit na industriya, katulad po ng enerhiya, pagdidibila po itong mga oil exploration, halimbawa, itong mga energy industries, dito po napakalaki ang kailangang puhunan at hindi po natin kakayanin. So, kung nais natin na madibilap ang mga ganitong industriya, kailangan po napayagan natin ang 100% ownership. Nang sa ganun po, may kayat natin na magnegosyo sa Pilipinas itong mga dayuhan na ito. Ito lamang po ang tanging paraan, sapagkat iyon ang kanilang kagustuhan. Kung hindi po sila pagbibigyan, hindi po sila papasok o mag-i-invest dito sa ating bansa. So, ibig sabihin po niyan, katulad ng matagal nang nangyari, hindi po madidibilap itong ganitong industriya na siya natin higit na kailangan tungo sa pag-unlad. Hindi mo sila papayagan, hindi sila mag-invest. At kung sa ating sarili lamang manggagaling ang puhunan, hindi rin naman natin kakayanin. Kaya po wala tayong magagawa dyan. Ibig sabihin, hindi na ito madidevelop itong ganitong aspeto. Samantala po, kung papayagan natin sila, mag-i-invest sila, worth billion dollars, papasok po sila, totally owned ng mga foreigners na ito. Ano naman po ang disadvantage? Possibly po na ang mangyayari dito, una, walang proteksyon sa bahagi ng ating mga manggagawa. Dahil walang Pilipino o walang presensya ng Pilipino sa management ng nabanggit na mga industriya. So ang presumption po natin dito, unprotected ang mga Pinoy. At pangalawa, hindi po natin alam kung ano ang magiging status ng negosyo na ito. Baka isang araw mabulaga na lamang po tayo, biglang mag-pull out din. So, ano po yung tamang gawin dito? Sa ating palagay po, mga kabarangay, mga kababayan, mas maganda po na payagan natin. Bakit? Sapagkat madidevelop itong mga industriya na ito na kung hindi natin papayagan ay wala din namang mangyayari. So, mas mabuti po na payagan. At dahil malaking negosyo ito, tiyak na mga magkakaroon po bukod sa matutugunan ang pangangailangan natin sa mga nabanggit na industriya. Pangalawa, sigurado po na ito ay mag-i-employ ng mga Filipino workers na nangangahulugan ng dagdag na kita sa ating mga manggagawang Pinoy. Ngunit paano naman ang proteksyon? Magagawan po ito ng paraan, mga kabarangay. Kung ang ating mga opisyal ng bayan ay magiging matapang, na ibig po sabihin, hindi magpapasuhol sa mga ito. Bakit? Sa mga manggagawa po, ang ating batas sa labor, itong tinatawag natin labor code, meron pong sapat na mga provision na nagbibigay protection sa ating mga manggagawa. Ang kailangan nga lamang, ipatupad ito ng matapat.
So ito po ay magiging malaking hamon sa Labor Department kung paano natin, how to implement these labor code provisions na magbibigay ng benepisyo sa ating mga manggagawa. Sapagkat kahit yan po ay totally foreign-owned company, they are required to follow our laws. They must comply with our laws about labor, about taxes, so forth and so on. So ang ibig sabihin niyan, with or without the presence of Filipino personnel and the management of the company, just the same, maproprotektahan po ang ating mga manggagawa at ang ating interest sa nabanggit na industriya. Ang kailangan lamang po ipatupad ng tama at maayos ang mga kinaukulang mga batas na nakakasakop sa nabanggit na industriya. Sa katunayan po, kahit mayroon namang Pilipino sa management, kalimitan ito po ang ating karanasan. Ang mga Pinoy na sa loob ng management ng isang foreign-owned company ay nagiging tuta po lamang o nagiging sunod-sunuran sa kanilang mga foreigners na amo. So ang ibig sabihin, just the same, it defeats the purpose of having that Filipino equity in the ownership of these foreign industries. So ibig sabihin, kahit hindi natin pinipayagan ang tinatawag na 100 ownership sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas, nangyayari pa rin yung nais nating iwasan sapagkat marami tayong mga kababayan na nagiging tuta lamang ng mga foreigners na ito. So, wala rin proteksyon ang ating mga manggagawa. Kaya nga, ang nangyayari, exploited ang ating employment system. Dahil po sa kahit naroon sila sa management, itong mga Pinoy na supposedly sila po ang magbigay protection sa ating mga manggagawa, magbigay ng protection sa gobyerno in terms of correct taxes na dapat bayaran ng mga banyagang kumpanya na ito. Hindi po nangyayari yan. So, ang ibig sabihin, para na rin na ating, na hindi natin, o para na rin pinayagan natin ang mga ito na magkaroon ng 100% ownership sa mga kumpanya ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Bakit? Hindi rin naman ay patutupad ng tama ang labor code na magbibigay proteksyon sa ating manggagawa. Samantalang, kung papayagan po natin ang 100% ownership, papasok yung mga ilang mamumuhunan na ang tanging nakakapigil sa kanila bago mamuhunan ay sapagkat nais nila ng 100% ownership. Payagan po natin yan, mga kababayan, mga kabarangay. Anyway, assuming na umalis sila, hindi naman nila madadala ang mga building na yan. Yung pag-aari ng lupa na binili nila, hindi naman nila mabubuhat yan kung tumigil sila umuwi. Andyan pa rin yan na pwede nating ipagpatuloy sa kanilang pag-alis kung ano naman, kung ano ang kanilang naiiwanan mula doon sa kanilang investment. So, sa atin pong pananaw, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas kapaki-pakinabang sa bahagi ng Pilipinas
kung atin itong papayagan. Let them in and do business in this country for us to be able to provide more employment. Yun po ang mahalaga. Ngunit, alam naman po natin na kung sakaling payagan natin ito, nangangailangan po ito ng amendments sa ating saligang batas o nang sa gayon po maalis itong mga restriction na ito. Dahil ito po ay napapaloob sa ating saligang batas, so hindi po ito mababago ng pangkaraniwang batas na ipapasa lamang ng Kongreso. It needs a constitutional amendment nang sa ganun po maging legal ang pagpapayag natin na pumasok ang 100% foreign equity sa mga piling-piling industriya na nangangailangan ng malaking puhunan na hindi kakayanin ng ating pamahalaan o ng ating mga Pilipino para businessmen. So, ito po, katunayan, ay inaasahan natin na maaaring banggitin o nababanggitin ito ng Pangulo sa kanyang kauna-unahang suna na gaganapin bukas. So, antabayanan po natin ang mga ganitong pronouncement mula mismo sa ating Pangulo, sapagkat tinitingnan po natin ito at ipinalalagay ito ng ating pamahalaan na isa sa mga developmental aspects upang madali ang ating recovery, economic recovery mula sa COVID pandemic. So mga kababayan, ang kailangan lamang po dito maging bukas ang pananaw ng sambayanan sa pamamagitan po ng pag-aproba ng sambayanan sa isang plebisito na sooner po inaasahan natin ay ihaharap sa bayan ang ganitong isyo. So kailangan po maging malawak ang pananaw ng sambayan ng Pilipino. Maging practical po tayo sa aspetong ito. Pansamantala, atin pong wawakasan ang ating talakayan ngayong umaga. Bilang suporta po, inaanyayahan natin na isubscribe ang ating YouTube channel. Muli, magandang umaga at maraming salamat.